Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Alright, isang mainit na hapon mga kaibigan. At welcome sa inyong palatuntunan ang Radyo Mindanao, Astig! Dito lamang sa Radio Philippines Network, DXXX 1008 in your AM band. Alas hindi po lamang, isang oras tayo magsasama-sama, palitan ng kuro-kuro, opinyon, balita at iba pa. Yung ating co-anchor dito, nako, naglalaba. Hindi raw natuyuan ng damit, si Abdel Diza. Pero mga kabigan, simulan natin yung balita. Isang rebelding New People's Army, isang Amazona ng NPA ang nailigtas ng mga sundalo dyan sa Davao City matapos itong tumakas sa kanyang grupo. At member ito mga kaibigan ng Pulang Bagani Command 2. Tumakas to. At diyan, nagtago sa kanyang safe house sa Kalinan District sa lungsod ng Davao. Sa takot na ipapatay siya o patayin siya ng kanyang mga kasamahan. At itong pagtakas ng rebelde mga kaibigan ay kinumpirma sa Radyo Mindanao ng Eastern Mindanao Command. At bagamat hindi binigay ang pangalan upang maproteksyonan ang kanyang identity mga kaibigan at kanyang seguridad. Pero ang 20 anyos na medic ay sinasabing inabuso. Inabuso ng kanyang commander na nakilala lamang sa alias na Cabo Choi. At bukod sa medic mga kaibigan, apat na iba pang babae ang halinhina na umano'y minumolestya ng mga lider nitong NPA. Ayon sa salaysay nitong Amazona mga kaibigan, ay nirecruit daw sila dyan sa bayan ng Magpet sa North Cotabato. Lima silang mga kababaihan. At bago lamang nitong taon lamang sila na recruit nitong mga rebelde. At nitong matapos na malaman ng kanyang ama ang nangyari dito sa kanyang anak, dahil meron daw silang komunikasyon mga kaibigan, ay agad na humingi ng saklolo o ng ayuda o tulong itong ama ng NPA Amazon sa 19th Infantry Battalion. At agad nilang pinuntahan yung hideout itong medic. At ayun, na-rescue nila itong rebelde. At eventually sumuko sa grupo ng 19th Infantry Battalion. At ito ay kinumpirma. Bukod sa kumpirmasyon ng Eastern Mindanao Command, ay kinumpirma rin ito ng mismong battalion commander na si Lieutenant Colonel Erlich Noel Paraso. At sinabi nga sa kanya nitong medic na sila ay inaabuso. Kaya agad naman nanawagan itong si Paraso mga kaibigan sa mga miyembro ng New People's Army, whether babae o lalaki, na bumalik na lamang sa pamahalaan at samantalahin ang offer na inaalok ng Pangulong Duterte na amnestiya. At itong amnestiya nakapalob dito mga kaibigan ng iba't ibang government aid o financial aid para sa mga rebeldeng nais sumuko at mamuhay ng tahimik kasama ang kanilang mga mahal sa buhay.
At ang pagkakaalam natin dito, ito ay bahagi ng programa ng pamahalaan upang maayos na ang problema ng insurgency, hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. At matagal-tagal na rin, mga kaibigan, ilang dekada nang nakikipaglaban ng New People's Army sa pamahalaan upang ibagsak ang demokratikong gobyerno at maitayo ang kanilang minimithing communist state sa bansa. So muling nanawagan ang itong si Paraso ng 19th Infantry Battalion sa lahat ng mga rebelde na manumbalik sa pamahalaan at magbagong buhay. Aba, marami nang sumuko mga in the past, mga kaibigan. Yung mga rebelding NPA talagang nare-relocate yan sa ibang lugar. Dahil ang ginagawa dito ng mga rebelde, kapag ikaw ay tumiwalag sa samahan, ay talagang papatayin ka. Diba? Napakahirap yata na. Ibig sabihin yan, once pumasok ka, bahadya ka na mamamatay sa pakikipaglaban. Pero ano pa naman ang pinaglalaban ninyo? Malabo namang ma-achieve ninyo ang inyong minimithing communist state dahil ang mga Pilipino ay talagang napaka-demokratiko ang gusto, ang ating pamahalaan. Hindi katulad nung yung gusto ng mga rebelde, ng komunista na sila ang masusunod, sila ang nagdidikta. Wala nang komunista sa buong mundo, wala na, bumagsak na lahat, di ba? At kita nyo ang China, dati napakatindi ng China, communist state. Kita nyo ngayon na naging capitalist state ang China. Maging ang China, mga kaibigan, binabakbakan ni Jose Maria Sison, yung founder ng Communist Party of the Philippines. Paano ka mag-aspire ng isang communist state kung yung China binabanatan mo, binabatikos mo? Di ba, yung China dati ang talagang humahawak dito sa New People's Army sa kapanahunan nga ni Benigno Aquino. Di ba, sinasabing komunista siya. Si Nurmi Suari, bago naging chairman ng MNLF yan, isa siyang komunista. So walang paroroonan, kung puro gera. Talagang unang-una may hirapan dito yung mga Pilipino, mga mamaya, mga sibilyan. Sino ba naman gusto ng gera? Wala. Ang Amerika lang yata, China, Russia may gusto ng gera dahil sila nagbebenta ng armas. Kaya lang ang Pangulong Duterte, parehang bilingay ng mga armas, ng mga bala para gamitin sa pagpatay sa mga kalaban. Sa ibang balita, mga kaibigan, naging maganda yung budget hearing ng Autonomous Region and Muslim Mindanao sa Senado at ipinagtanggol itong si Governor Mujib Hataman ang kanyang budget proposal. Medyo mataas ang hinihingi ngayon na budget ng ARMM. Ang kagustuhan ngayon ng ARM ay mabigyan sila ng 14.6 billion para sa mga personal services. At kabilang dito sa 14.6 billion proposal ay yung retirement at life insurance premiums. At bukod sa 14.6 billion ay kailangan pa rin ng 13 billion or 13 billion para naman sa capital outlay. At yung 4.6 billion naman ay para sa maintenance and other operating expenses. At sa kanyang presentasyon, mga kaibigan, pinuri naman ng mga senador itong si Governor Hataman, lalo na si Senator Joseph Victor Ejercito, o si JB Ejercito alias JB Estrada.
At naging maganda raw ang pamamahala nitong si Governor Hataman. Ito rin ang sinabi, mga kaibigan, ni Senator Panfilo Lacson. At sa deliberation nga, tinanong pa ni Lacson kay Hataman kung ano ang iyong accomplishments. Napakaganda naman ang ginawa ng accomplishments ni Governor Hataman. Kaya sabi ni Senator Lacson, ako, parang farewell presentation na ito ng ARM. Paano ba naman hindi magiging farewell presentation niya, mga kaibigan, di ba? Magiging under na sa MILF ang ARMM. Ayan ay matapos na aprubahan ng Bangsa Moro Organic Law. Ano siyang gagabay sa bagong entity? Kaya medyo ika nga, uhaw na uhaw ang MILF na mahawakan ng gobyerno dyan sa expanded arm. At naging maganda ang presentation, mga kaibigan, ay yung legasiya nitong si Governor Hataman. Kaya naman inaasahan na madaling maaproban ang budget proposal ng ARMM. Yung ARM, mga kaibigan, ay kinabibilangan ang lalawigan ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao. At garoon din ang Lanao del Sur at ang lungsod ng Lamitan at Marawi. Siyempre, kung binati nila si Governor Hataman dahil sa kanyang legasiya, sa magandang presentation, sa mga accomplishments, aba, siyempre, ang dapat din nating batiin dyan yung mga taong nasa likod nitong mga presentation na to, itong mga accomplishment na to, yung mga researchers, lahat. Lahat ng nakilahok upang mapaganda ang takbo ng ARM. Mula sa liderato nitong mga ampatuan. Siyempre, dyan sa ARM, dyan yung Bureau of Public Information. Yung ever hardworking na si Director Amir Mawalil. Talaga namang puyat and blues. Kaya itong si Director Amir Mawalil, instead na pumayat, tumaba pa. kudos dyan sa RMBPI at sa ARMM leadership at sa lahat ng mga direktor, ng mga bumubuo ng ARMM, yung mga government agencies. At syempre yung suporta ng mga constituents sa magandang pamamahala nitong si Governor Hataman sa ARMM. Ano ba ang balak ngayon ni Governor Hataman? Tatakbo ba bilang gobernador ng Basilan? Taga Basilan kasi yan, mga kaibigan. O tatakbo bilang congressman? Dahil ang gobernador ngayon, yung kapatid ni Governor Hataman, si Jim, si Governor Jim ng Basilan. So yan, mga kaibigan, ang mga latest. O sa Zamboanga City naman, ay pinuri ng liderato ng Police Regional Office 9 sa Western Mindanao ang operasyon, mga kaibigan, ng PIDEA. Ng PIDEA Western Mindanao, ang PIDEA ARM at ng mga kapulisan at sundalo. Dahil napatay itong high value target, mga kaibigan, na involved sa droga. Itong dinatawag na drug pushers o drug lord na si Jamil Asmad ay nakipagsabayan, nakipagbarilan, nakapaw sa mga otoridad matapos ng isinagawang drug sting o bypass operation. At napatay ito, mga kaibigan, at isa pang kasamahan o suspect na si Alkisir Kanda ang nadakip ng ating mga otoridad. Pero isa pang high value target ang nakatakas. Itong si Ibnu Ahud na ngayon ay pinaghahanap dyan sa Kabasalan sa Zamboanga, Sibugay. Nabawi ng mga otoridad, mga kaibigan, ang halos mahigit o kaya halos isang kilot kalahati ng methamphetamine hydrochloride o crystal meth na mas kilala sa pangalang Shabu. Nagkakahalaga ito ng mahigit 10 milyon.
At nabawi rin yung baril na itong napatay na drug suspect. Sinabi naman ni Chief Inspector Helen Galvez, ang tagapagsalita ng Police Regional Office 9, na ibinigay din agad sa pamilya itong si Asmad ang kanyang katawan upang mailibing in accordance sa kanilang kultura o sa kanilang nakasanayan. At niyahanda na rin ang kaso laban kina Kanda at Ahod. Itong si Ahod, bagamat at large to, meron na siyang kaso dahil sa violation ng Section 26 dito sa Article 2 ng Republic Act 9165 o yung Dangerous Drugs Act ng ating bansa. So ngayon ay pinaghahanap, hindi natin malaman kung bakit patuloy itong mga droga sa araw-araw na ginawa ng trabaho ng ating kapulisan, mga kaibigan. Ang dami natin nakikita sa kanilang report, yung mga accomplishments nila. Ang dami na uhuling sabit sa Shabu. Di ba kayo natatakot? Ang dami nang napapatay sa Maynila, sa Kamaynilaan, ng mga drug suspects dahil lang lalaban. Maswerte kayo dahil itong Police Regional Office 9 talagang matyagang magtrabaho in coordination sa PIDEA at sa ating armed forces. Kaya maraming nahuhuli ng mga drug addict, drug pushers, drug lords. Pero lahat sila buhay. Maliban lang kung talagang nanlaban ka, talagang mamamatay ka. Unless sumuko ka ng mapayapa. Ay, nananawagan tayo, tigil-tigilan niya ang paggamit ng droga. Naku po. Unang-una, walang maibibigay na maayos yan sa inyong buhay. Pangalawa, nilalagay ninyo ang peligro ng inyong buhay sa bingit ng kamatayan. Ang inyong pamilya, ang inyong mga anak, kapatid, magulang, nako. Di ba? Alam mo, pag naging adik ka sa droga, pag wala ka ng pera, magnanakaw ka na, magbebenta ka ng mga kagamitan. Kaya nako, nakikiusap tayo sa lahat ng mga gumagamit ng droga, walang may bibigay na mabuti ang droga. Magtrabaho na lamang kayo. Wala kayong trabaho, magtanim kayo ng kamote. Magtanim kayo ng gulay sa inyong bakuran. Pwede ninyong ibenta yan. Basta kailangan natin dito yung talagang pagbabago. Magbagong buhay kayo. Maghanap ng trabaho. Upang matulungan ninyo inyong mga magulang o mga kapatid, anak, asawa. Hindi yung gagamit kayo ng droga, paglanguna kayo sa pinagbabawal na gamot o shabu, ayan na. Andiyan dyan na yung criminal minds, nagtitake over na sa inyong matinong pag-iisip. Andiyan na, laklak na ng laklak yan, ako. At pag sabog na sabog na, gagawa na ng krimen yan, mga hold up, mananaksak, mga, nako, grabe. Kaya maswerte kayo, napakagaling lang ating kapulisan sa Western Mindanao. Kung hindi, kung natulad kayo sa Bulacan, o kaya sa Osamis, o kaya sa NCR, sa National Capital Region, siguro, ngayon, inuud na yung mga katawan ninyo. Oy, tinatawagan natin ang ating kapulisan. Chikin niyo yung dispatcher dyan sa Barangay Tetuan. Yung dyan, may mga tricycle dyan na illegal dyan sa may Yubenco na naghahatid ng mga estudyante. Aba, meron akong nakita dyan kahapon. Kinumpronta ko yung isang lalaki. Aba, halos yakapin niya na yung estudyante, high school. Imagine, nakaakbay na siya, nakahawak pa yung, nakaakbay yung kanyang kanang kamay sa bata. And then yung kaliwang kamay, nakahawak sa braso. Yung mukha niya, halos siguro 2 inches na lang ang layo sa mukha ng bata. Sa mukha ng estudyanteng babae na kanyang kinakausap at pilit na pinasasakay. Diyan sa mga kuliglig na kung tawagin. Diba? Talagang harassment yun. Sexual harassment yun. Animal tong... Kinausap ko, may alak pa. Sabi ko sa kanya, kamag-anak mo ba yan? Sabi niya, sir, pinsan ko. Pinsan? Sabi ko, ba't inaakbayan mo? Pinsan ko, sir. Diba? Kaya tinatawagan, dispatcher yan eh. Kasi siya ang nagpapasakay dito sa mga kuliglig. Siguro ang unang gawin dito ng pulisya ay i-dismantle na yan mga pumapasada dyan, mga kuliglig. Bawal yan eh.
Walang mga prangkisa yan, walang mga lisensya yung mga driver na yan, yung kanilang mga sasakyan, delikado. Diba? Imagine mga kaibigan, halos yakapin niya na yung babaeng high school yata yun. Sira ulo tong lala dispatcher na to eh. Ah, siguro dapat meron pulis dyan eh. Siguro tignan ng ating pulis na nagbabantay dyan sa Ubenco. Itong dispatcher dyan. Dahil kung makahawak ng estudyante, akala mo, nako, parang manyak eh. Ha? Amoy alak pa. Baka nagdodroga pa yan. Ha? Baka nagshabu pa yan. Kaya unang-una, dapat talagang walang kuliglig nang bumabiyahe dyan. Meron naman mga jeep dyan eh. Ay, pagbawal na yung kuliglig dyan dahil, imagine, unang-una, pag sumasakay ng, nagsasakay ng mga pasaherong estudyante yan, halos overloaded talaga. Napakaliit ng kanilang sidecar. Yung sidecar nila, hindi yung sidecar talaga ng tricycle, kundi sidecar ng bisikleta. Ay, yung sidecar ng bisikleta, kinabitan nila ng motorsiklo. Yun ang ginagamit nila. Walang mga lisensya, walang mga prangkisa. Naka po. Kaya tinawag ko siya kahapon. Sabi ko, bakit niyayakap mo yung bata at pinasasakay mo? Kaano-ano ba yan? Eh, pinsan ko sir. Animal na. Kaya pinag-iingat natin ha, yung mga estudyante dyan. Ha, sa City High School ba yan? Sa Tituan, sa Mayubenco. Ah, meron diyang dispatcher. Nako, pag wag yung papabaya, wag yung hayaan na hawakan yung katawan ninyo. Ah, parang manlalamon yung dispatcher na mukhang manyak eh. Ah? Kaya yung nakatambay na pulisya diyan, nako, wag naman kayo upo ng upo, text ng text. Mag-ikot kayo. Ah, kasi yung Jobenco Mall na yan eh, sa Tituan. Ah, napakalaki niyan at wala ring CCTV yan eh. Ah, talagang nakakatakot ang seguridad diyan. Meron nga silang outpost ng pulis, wala namang pulis sa loob. Ang makikita mo diyan sa outpost yung mga standby. Di ba? Kahit sino pwedeng pumasok diyan eh. Paano kung may terorista diyan, nag-iwan ng motorsiklo, dinayari na tayo. Ah, butas na naman yung seguridad din niyo. Parang diyan sa Zamboanga Airport. Ah, yung outpost ng pulis dyan, ang tumatambay dyan, yung mga tricycle driver, taxi, mga driver ng mga pribadong behikulong naghihintay ng pasahero. Ah, o kaya kung may makita ka namang pulis dyan, dalawa, tatlo, busy-busy sa pagte-text, eh paano mo nga naman mabibigyan ng kasiguraduhan itong Zamboanga Airport? Bulok na nga yung airport, butas pa yung seguridad. Aba, pumunta kayo sa Davao. Bago kayo makapasok sa airport sa Davao, siguro mga 300 meters ha, away from the airport, meron na kayong dadaan ng checkpoint doon. Ha, sisilip na yan sa taxi, sisilip na sa kotse. Ha? Titignan ka agad. Eh, Zamboanga, wala eh. Diretso ka agad. Napakalax ng security. Ah, sa Davao, eh, paglabas mo naman, galing ka sa arrival, paglabas mo ng airport, papaparahin ka naman ng isa pang checkpoint. Tatanungin na yung apelyido ng pasahero, titignan yung ID. Tapos yung driver na yan, may mga papeles yan, may mga slip yan. Eh. Tapos yung police, bibigyan ng stub yung pasahero at doon nakalagay kung meron kang reklamo sa driver. Reklamo kung overcharging ba, bastos ba. Maganda yung pinapatupad ng Aviation Security Command dyan sa Davao International Airport. Sa Francisco Bongo Airport. Eh, Zamboanga City, walang ganyan. Kasi hoda kayo. Di ba? Eh, yung Davao Airport, ang ganda eh. Paglabas mo, malinis. Tapos yung kanilang bubungan sa labas, yung mga tao, malapad, malaki, talagang hindi ka mainitan. Zamboanga, paglabas po pa lang, wala na. Magulo na. Gubot, gyapon. So kaya ito, binibigyan natin ng tip, ha, yung mga pulis dyan, bantayan ninyo yung dispatcher ng mga kuliglig dyan, ha. Na talaga namang hinaharas itong mga estudyanteng babaeng high school.
Ah, imagine, masasakay mo, yakap-yakap, gago talaga itong animal na, ayun na. Siguro kung may anak ka, ganyan ang gawin sa anak mo, ma-feel mo, diba? Kaya maraming nagkakasala eh. Kaya dapat itong mga ganito, nako. Magkaroon kaya dapat ng vigilante group dito para mabigyan ng leksyon itong mga ganitong klaseng tao. Anyways, sa Compostela Valley ay anim na mga rebelde, kabilang ang apat na mga lider ng New People's Army, mga kaibigan, ang sumuko. At ang mga ito ay bahagi ng miyembro ng Guerrilla Front 33. Ay sumuko sila ng mapayapa sa 46th Infantry Battalion. Sa ilalim naman ito si Lieutenant Colonel Benjamin Dawon. Diyan niya sumuko sa bayan ng Mabini sa lalawigan ng Compostela Valley. At sinuko rin nila ang kanilang apat na mga armas, yung 45 kalibre pistola. At itinuro pa nila kung saan nakalagay, nakatago ang kanilang mga Kalashnikov rifles, assault rifles. Itong Kalashnikov, mga kaibigan, ito yung AK-47. Assault rifles yan. Yan ang ginagamit ng mga NPA. Ito ay kinumpirma sa Radyo Mindanao, astig. Itong si Lieutenant Colonel Ezra Balagtay, ang tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command. Sinabi ni Balagtay na bibigyan ng amnestia itong mga rebelde at tulong pinansyal. Gayun din ang mga livelihood, the skills, training. Upang sa gayon, kung sila ay gumraduate, maaari silang maghanap ng trabaho, kaya magtayo ng sarili lang negosyo. Yan ang maganda dahil katuwang ng militar, ng pamahalaan, ay yung TESDA. Ito ang nagbibigay ng mga training at meron din mga pribadong grupo ang tumutulong. So walang dahilan upang makipaglaban pa rin itong ating mga kasamahan, kababayan dyan sa NPA at makipagpatayan sa militar kapwa ng Pilipino. Pero mga kaibigan, isa muna ang pala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DXXX Zamboanga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ganap na ang alas 12:30, mga kaibigan, sa buong kapuluan. At kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao Stick. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN-dxXX Zamboanga Peninsula. Alas dito po lamang, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Oh, may nagsusumbong na naman. Ano ba naman to? Grabe, ano ba naman nangyayari dyan sa inyo? Hindi kayo natuto. At meron naman tayong natatanggap na reklamo. Dyan sa Tawi-Tawi, nakikita ko, lakas-lakas namin dyan sa Tawi-Tawi. Ito yung tanong niya. Bakit po dito sa amin, sa Tawi-Tawi, sa Bonggao, ay marami ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Program? Na hindi naman po totoong mga mahihirap. At marami din pong mga four-piece beneficiaries ang dalaga. Walang anak, walang pamilya. Wala ring asawa. Pero meron silang card na binigay ng DSWD upang makakuha ng pondo. Sabi pa, wala rin silang anak at di naman gaanong naghihirap dahil may mga... dahil may mga tindahan, lupa at boarding house
na pinarerentahan pa buwan-buwan. Nako. Lalo na po dito sa barangay Lamyon sa poblasyon Bonggao at ilang pang mga barangays at island municipalities. Nalalaman po namin to dahil nagkakasabay-sabay kami sa pagkukolekta ng tulong mula sa pamahalaan. Please help the deserving poor people of Tawi-Tawi para sila naman ang tunay na mabiyayaan ng 4-piece program. Ako, ang dami-daming reklamo dyan sa Tawi-Tawi, sa Bonggao. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mayor dyan. Sino bang mayor dyan? Si Kwe. Si Mayor Kwe. Siguro dapat sa mga nakikinig sa atin sa pamahalaan dyan, dyan sa Bonggao, maraming reklamo ang 4-piece. Matagal na namin sinasabi ito, mga kaibigan. Itong 4-piece talagang siguro mga 60% nito talagang napupunta sa korupsyon. Di ba? Dahil unang-una basta involved ang pera, andiyan dyan ang tukso na nakawin mo ang pondo ng pamahalaan. Katulad yan, meron tayo natanggap na reklamo sa Bonggao, yung 4-piece daw. Bakit pati yung mga dalaga nakakatanggap ng 4-piece? Bakit sila naging beneficiary ng Pantawid Pamilyang Program? Yung mga iba naman daw, may mga boarding house pa. Hindi naman sila mahirap. Diba? Yung iba daw, may mga land owners. So, bakit sila nabigyan? Yan ang tanong. Sila ba'y binigyan? At yung nagbigay ba sa kanila, makikipaghatian every month? Magkano ba tinatanggap? 1,500, 2,500, 2,000 a month? Meron nga tayong natanggap na reklamo. Isang taon yata, dalawang taon na hindi tumatanggap. Walang pondo yung kanyang card. Ibig sabihin yan, merong nagnanakaw ng 4-piece fund. Yung pondo ng 4-piece na intended sa mga beneficiaryo, ninanakaw. So dapat tignan to ng DSWD. Hindi pa pwedeng ganito palagi. Diba? Sa Maynila nga, nagbigay na naman sila ng card sa mga jeepney driver. 1,500 bilang tulong o suporta o kaya pantabla dito sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng gasolina at diesel. Aba, binigyan sila ng card. Paano nyo naman masisigurado na lahat ang binibigyan nyo ay talagang PUJ driver? Yeah? Ganun lang kasimple yan. Yung mga involved dito, mga kaibigan, ang nangyayari dito, gumagawa ng mga pangalan, kung sino-sinong pangalan ang nilalagay at isinasubmit nila sa DSWD. Para nga naman pagbalik sa kanila ng mga card, yung mga pangalan nilagay nila doon, sila magtatago doon, sila mangungulekta. Kung nakagawa sila ng 100 pangalan, kunyari at the minimum 100 pangalan, puro fictitious names yan, puro mga ghost beneficiaries yan. Assuming tumatanggap sila ng 2,000 buwan-buwan, 100 yan. Ang laking pera nun. Tapos sila ang kukolekta. Oh, di ba? Kaya kailangan dapat may check and balance. Hindi rin ako naniniwala na kahit ang Pangulong Duterte na nakaupo, wala nang korupsyon. Tuloy pa rin ang korupsyon. Niwala kayo. Hanggat may pera, tuloy ang nakawan. Ngayon nga, nagkakagulo sa Kongreso. Dahil dun sa insertion sa budget ng pamahalaan, mga kaibigan, 55 billion pesos ang gustong isingit sa budget. At yung 55 billion pesos daw ay ipapamahagi sa mga kongresista para sa kanilang iba't ibang proyekto sa distrito. Imagine that. 55 billion. Ultra guess. Kaya nga dapat magkaroon ng batas. Hindi ko alam kung bakit walang nagsusulong nito Magkaroon ng batas, ipagbawal ang pagbibigay ng pondo sa mga congressman, sa mga mambabatas, pati sa mga senador. Ay paubayan na lamang ang lahat ng proyekto sa Department of Public Works and Highways. Bahala na ang DPWH, ang district DPWH offices at ang regional DPWH offices
na siyang gumawa at mag-inspeksyon kung anong proyekto ang nararapat sa isang lugar, sa isang bayan, sa isang probinsya. Wag na yung congressman. Kasi ang trabaho ng congressman ay gumawa ng batas. Yan ang trabaho ng mga mambabatas. Kaya ka, mambabatas. Hindi sila manggagatas. Kung patuloy yung pork barrel, sabihin ako, dapat bigyan nyo kami ng allocation kasi kami ang nakakaalam kung anong proyekto ang dapat sa aming distrito. Ha? Hindi ganun. Dapat DPWH ang magsabi kung ano ang kailangan ng distrito. Katulad sa, di ba, may mga DPWH offices, pabayaan ninyo ang trabaho ng DPWH. Huwag din yung panghimasukan, di ba? Nangyayari dyan, matagal ng practice yan eh. Kaya yun minsan yung pangulo para nagiging hostage itong mga mambabatas. Siyempre, yung pangulo, takot din yan. Pag nagkaisa yung mga congressman, hindi aproban yung kanyang mga pondo, o di ba? O kaya yung kanyang mga batas, uupuan, o di. Kaya give and take yan eh. Sa panahon nitong si Gloria Arroyo, nung siya ang pangulo, di ba? Bumaha ng pera eh. Sa mga mambabatas. Mambabatas, panggagatas, mambabatas, pareho, basta metas. Diba? Bumaha ng pera. Anong pera ang ginamit? DPWH, di ba? Kaya mabuti lamang at naabswerto siya sa plunder. Pero napaka-controversial, napaka-scandalous nung nakaraang itong pamahalaan ni Gloria Arroyo. Imagine, nung eleksyon, kita niyo yung mga tarpaulin. Kwarta ng buwis ang ginagamit. Ako. Ngayon, nagkakagulo sa Kongreso. Kaya naman sinabi ni ng Senado na bubusisiin nila itong pondo, itong proposed budget. Dahil napakaraming insertions, napakalaki ng halaga. Ng insertions, 55 billion. Ako, maawa naman kayo sa mga, sa aming mga maralita, sa aming mga mamamayan. Ako po, ang laki-laking pera dyan, saan lang mapupunta yan? Alam nyo, malaking katarantaduhan din to. Kahit yung DPWH, maraming milagro yan. Saan ba kayo nakakita na maayos yung kalye? Tapos titibagi nila yung kalye, saka nila lalagyan ng bagong semento. Pag nasementohan na yung kalye, after mga 1 year, saka naman nila tatakpan ng aspalto yan. O diba mga animal to, mga ina... Ay, ina. Ganyan ang ginawa nila sa Sambuanga. Diyan sa Governor Camins, diyan sa Putik. Aba, yung Governor Camins, ha? Binakbak nila yung semento. Binakbak nila yung semento noon. Pagkabakbak nila, sinementohan nila. Aba, after a year, tinakpan nila ng aspalto. Kundi ba naman mga utak, biya, utak talangka itong mga... sana hindi nyo na lamang tinibag yung semento, tinakpan na lamang ninyo ng aspalto. Bakit nyo titibagin yung semento? Maayos naman, konti lamang yung crack. Pwede nyo naman takpan ng aspalto, yung kapirasong may crack. Aba, tinibag yung buong kalye. Animal kayo. Ganyan din ang ginawa nila sa Putik. Ha? Tinibag yung kalsada, nilagyan ng semento, and then tinakpan ng aspalto. O ngayon, may ginigiba na naman sila dyan sa may giwan. Dyan sa may simbahan. Di ba? Giniba na naman nila yung kalye dyan. Pinagbutas-butas nila yung opposite lane. Sinementohan na nila. Antayin nyo, maniwala kayo sa akin. Magbilang kayo ng ilang buwan, saka naman nila tatakpan ng aspalto yan. Ng DPWH. Asa ng pagbabago? Hanggang patuloy yan, nako, walang mangyayari. Meron pa dyan, hindi lamang kalsada, hanggang buong Sambuanga Peninsula, ganyan ang ginagawa nila. Titibagin tong lane na to, saka tatakpan ng asfalto after how many months? Diba? Hindi lamang kalsada, pati tulay. Gigibain yung tulay upang magtayo na sarili ng bagong tulay. Samantalang ang daming kalsada sa ang kailangan bigyan ng atensyon.
Ha, pwede mo naman takpan ng asfalto, bakit kailangan mong gibain? Eh, saan yung kwarta namin? Saan yung kwarta ng mga taong nagbabayad ng buwis? Kaya kahit sino siguro ilagay mo dyan sa DPWH, ganun pa rin ang takbo. Habang may involved sa lapi, involved ang kwarta, mananatili ang korupsyon. Kailangan talaga yung sinong pangulo dapat pag naglagay ng tao sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, eh, talagang dapat matino. Diba? Kita nyo yung itong si Manay Gina Lopez ng Department of Environment and Natural Resources. Aba, siya lang ang babaeng may bayag. Pinasara niya yung napakadaming minahan. Nakipagsagupaan siya head-on dito sa mga mayayamang minero o mga nagpapatakbo ng minahan. O ano nangyari sa kanya? Pinagkaisahan siya. Nakapaglabi itong mga minerong walang ginawa kundi sirain ng kalikasan. O di bagsak siya sa commission and appointments. Isa pa yung commission and appointments na yan. Basta wala silang interest o basta interest na nila ang nalalagay sa alanganin. Dadaan ka sa butas ng karayom. Di ba? Kung mapapanood nyo yung mga deliberation, andyan yung magbabanta pa na, nako, gagawin namin piso yung budget mo. Dahil hindi mo kami binigyan ng pondo. Dapat may binigyan mo kami ng pondo sa ganito sa aming distrito. Ginagamit na pang blackmail. Nangyari kay Secretary Gina Lopez, tatlong beses yata siyang itinern daw ng commission on appointment. Dahil kagustuhan niyang ipasara itong malalaking mga mining firms, mining companies na sumisira ng ating kalikasan, ng bundok, wasak, karagatan. Ako, grabe. Grabe sa pollution. Kaya naman nagkakanda ugaga. Itong nagkakandara pa itong mga mayayamang mining companies. Nasiraan itong si Gina Lopez, kinausap. Pati yung Department of Finance, yung hepe ng Department of Finance, isa ring miner. Ano maasahan mo? Wala. Ano nangyari ngayon sa Itogon, di ba, sa Benguet? Nagkaroon ng landslide. Ako, ang daming napatay. Meron pang natrap, hindi pa nakikita yung mga bangkay. Mahigit 50 pa. Dahil nagkaroon ng bagyong itong umpong na to. Oo, di ba? Bakit kailangan pa magantay na magkaroon ng ganitong sakuna? Dapat ang ginawa nitong si ngayong DNR Secretary na si Roy Simato, yung pumalit dito kay Gina Lopez, nag-ikot. Dapat inalam niya muna. Inalam niya sa mga provincial DNR directors anong area ninyo ang delikado, anong area ninyo ang may mga mining, anong area ninyo may mga illegal minings, anong area ang may mga large-scale minings. Wala eh. Ang inaasikaso nitong si Simato, puro Boracay. Kaya nga, dapat mag-resign. Dapat umalis ka na dyan sa iyong tanggapan sa Secretary Roy Simato. Dahil nabigo ka. Yung Boracay lamang eh. Nagkukumahog tong si Simato matapos sabihin ni Pangulong Duterte na mistulang cesspool o isang cesspool na ang Boracay. Pag sinabing cesspool, ako, puro dumi ng tao ang makikita mo sa karagatan. Mabaho. Bakit hindi na laman ito ni Simato? Dahil palagi siya sa kanyang air-conditioned office. Meeting dito, meeting doon. Ako. Si Pangulong Duterte pa nagsabi na cesspool ang Boracay, kaya naman nagkukumahog tong si Simato na ipasara ang Boracay dahil sa kautusan ng Pangulo. Dapat wala pang kautusan ng Pangulo, alam na kagad ni Simato na mabaho na ang Boracay dahil sa tindi ng polusyon. Dahil marami na ang mga taong nagtatapon ng kanilang mga dumi sa karagatan. Nako. Nangyari sa Itogon. Ano ngayon? Marami pang mga mining areas dyan. Sa Zamboanga del Sur, marami dyang mining activities. Pumunta kayo sa Siokon, yung iniwan ng TVI Mining, TVI Philippines, open pit mining yan.
Matapos silang makuha yung mga ginto at mga pilak at tanso, lumipat naman sila diyan sa Bayog, sa Zamboanga del Sur. Nako. Oy. 'Di ba? Kaya naman yung mga Subanon diyan, talaga naman nagpo-protesta. Ayaw nila sa large-scale mining kasi nasa loob ng ancestral domain yan. Kaya kung medyo mahina yung director ng DENR, talagang walang mangyayari. Pati simbahan nga, kumukontra. Dito sa mga ganitong klaseng pagwasak sa kalikasan. Punta kayo sa Tawi-Tawi, sa Langu yan, wasak na. Dahil sa malawak large-scale nickel mining activities doon. Hindi pa napuntahan ni si Mato yan. Naging yung Zamboanga sa Subugay, Zamboanga del Sur, may mga mining dyan, hindi pa napuntahan ni si Mato yan. Hindi natin nabalitaan na nagpunta sa rin, nag-inspeksyon. Dyan na ka nalang pumunta sa Tawi-Tawi. Marami mga nakikinabang sa mining, kaya hindi maipatigil yung nickel mining. Alam niyo ang problema sa nickel mining, mga kaibigan, yung lupa mismo ang kinukuha. Yung kulay pulang lupa, yan ang isinasakay sa malalaking mga barges at ibinibenta sa China. Diba? Tapos, nako, tuwan-tuwa pa sila kasi marami daw investments dyan sa Tawi-Tawi dahil sa mining. Maraming investment. Ano ang kapalit? Yung bundok ninyo, wala na. Wasak na yung bundok ninyo. Makikita nyo, mga kaibigan, pag sa galing kayo, nasa helicopter kayo, makikita nyo, pira-piraso na lamang yung kulay green. Yung kulay green na yan, ayun yung vegetation, ayun yung mga puno, ayun yung mga gubat. Wala na, pira-piraso na lang, parang panot na ulo na lamang yan. Yung pulang lupa, ayun ang kinukuha. Dadating ang araw, na yung Langu yan, mawawala sa mapa. Kasi dahil sa climate change, tumataas ang level ng tubig, matatabunan na yan. Hanapin ninyo sa internet, mga kaibigan, sa Google. I-Google ninyo. Lagay ninyo, hanapin ninyo, Tawi-Tawi mining, Langu yan. Makikita ninyo yung destruction ng environment yan. Kaya kaawa-awa. Hindi pa pwedeng ganito palagi. Dahil lang mawawalan dito yung ating mga mangingisda, yung ating mga mamamayan. Anong maibibigay ng mining? Nakapagbigay ba ito ng trabaho? Malaki ba ang buwis na nakukuha ng pamahalaan dito? Yung nakukuha ng pamahalaan ng buwis, kakapiraso, kakapiranggot. Pati yung, nako, mahirap, kawawa talaga. Ay, mga kaibigan, wala na kaming oras at naubos na naman. Kailangan pa natin magdagdag ng mga balita, pero wala na. Talagang ubos na. Anyway, maraming salamat, mga kaibigan, sa inyong isang oras ng pakikinig dito sa aming talakayan. At salamat din dito sa aming media partner, Mindanao Examiner Regional Newspaper, at kinakarga nila ang aming broadcast sa MindanaoExaminer.com. Mapapakinggan niyo po ang aming broadcast araw-araw sa MindanaoExaminer.com. Ang sa susunod na bukas, maraming salamat. Alasito. Ingat. I love you. Mamuan.